si RG muna at saka si Abby Sue ang mag-milk sa cow. And then next, siya, ano lagi tong interesado eh, mag-milking ng cow. And then tayo. Okay, game! Ay, ayan na! Tingnan natin, dali, tingnan na. Tingnan mo doon sa gilid. Ayan, nag-milk sila ng cow, oh. Wow! How was it? Wow! Ay, ang dami. So, talagang kailangan matsyaga pala talaga dahil ko konti lang yung ano. Oo. Yung lumalabas. Pero napupuno ba? Nag-react na siya. Napupuno ba? Nakaka-7 liters sila. Pag lalo na pagsanay na yung... kasi meron din yung parang relationship eh. May sanay na. Pag hindi sanay, parang ayaw niya. Pero itong baka na to, ano siya, diba? Sanay na siya po tourism talaga. Sanay na to. So, kaya nakakapagbigay siya ng mga 7 liters, 14. Dapat yung mga hayop, ituring natin. Yes, tao. Dapat yung gatas, parang... Ganun. Kukunin mo muna siya, tapos yung tinte. Ibubuo. Tapos saka mo siya. Okay, so buuin, tapos ganun. Dito muna, tapos pull down. Hindi agad hindi ganun. Yung ganito po, ganito po. Wakan yung gatas. Tapos unti-unti, igagana niyo isang kamay, pangalawa, pangatlo. Okay, pagkaramdaman mo na nandun yung milk. Ang mga kids nga, tingnan natin kung kaya nila. Dahan-dahan, ibaba mo na yung milk. Okay? Hindi harabas, ha? Okay, dahan-dahan lang. Dahan-dahan lang. Ano, Le? How was it? Habang nagtatry ang ating mga bagets, kamustahin muna natin ang cow milking experience ni na Arjo at Sue. Kamusta naman ang feeling? Kasi first time nating nag-milk ng cow. Kayo pala? Ako parang second time ko naman. Ganun pa rin yun ang feel ko. Mabilis lang siya. Nag-taping po kami for Dream Dad. Yung Ses Quesada ako doon. Nag-milk na kami ng cow before. So, na-try ko na siya. Ang daming milk ng cow na to. Kasi hindi mo na siya kailangang hilahin. Ipipigain mo na lang yung dodo niya. So, lalabas na yung milk. Sabi ni Sir Alan, meron palang technique pagkuha ng milk. So, western nga, Sir Alan. Capture mo muna sa kamay mo yung milk, tapos baba. Tapos pull down din. Pero tulad sa amin, sir, yung katulad niya, sinasabi ni Sue, konting piga lang. Kasi first, ano pa ako sa ano, kayo yung una eh. Later, kapag mabilis, marami ka na. Pag nakaka-3, 4 na litro na siya, so kailangan na yung technique. How do you feeling, Joe? Weird siya para sa akin, pero it's an experience. At the same time, ganun lang pala yun. Kasi di ba sa States, pag normally mga movies, pag nakikita mo, sunod-sunod sa... Mabilis! Mabilis! Yes. Kaya nagtataka ako kung paano napupuno agad yung isang liter. Tsaka medyo malaki yung... Isang litro, yan, 7. 7 liters po yung box. 7 liters per... Aten yata yun. Okay, so ngayon pwede na nating tikman ang milk na gawa dito sa The Farmhouse. Yes! Ito yung ginagata sa atin sa baka. Masarap siya. Ang sarap! Kasi mahilig talaga ako ng gatas ng baka. Bumibili talaga kami. Talaga? Sarap. Sarap siya. Manamis na miss. Pero itong gatas na to, hindi siya yung after na mapuha. Yes. Pwede na inumin. Usually, as a farm natin, no? Pina-pasteurize na siya. So, dumaan na yan. Yung process before siya pwede na pila? Pwede naman mabilis lang, pero ang usual na parang practical na way, paano natin malaman kung okay na yung pasteurization. Bago kumulo yung gatas, papatay muna yung apoy. So, yun na yan. Tapos papalamigin na natin. Bakit hindi po thank you for watching Magandang Buhay! For more videos, subscribe to ABS-CBN Entertainment YouTube channel and click the I button!